Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, itong Dalilul Muslim fil aqidati wal ibadah, ang batayan ng Muslim sa paniniwala at pagsamba. So, doon pa rin sa introduction sa page 6, bustong paraan ng pag-aaral. Tamang paraan ng pag-aaral, tapos nakalagay sa loob ng parenthesis yung hakbang-hakbang. Yung tadarruj na tinatawag, so ganito nga pinag-aaralan ang Islam. Nagsisimula ang Muslim sa basic, at kapag naunawaan niya na ito, saka lang siya pupunta sa susunod. So ganito rin sa iba pang mga kaalaman. So merong mga paraan na merong mauuna, dapat na mauunawaan ng tao bago siya pupunta doon sa mas advanced na mga kaalaman o impormasyon. Sabi dito, marami sa mga Muslim ang gustong matuto, lalo na ang mga bagong Muslim. Okay? Sa dito, sino mang totoong nag-Muslim talaga, ang natural na gagawin niya ay ang pag-aralan ang relihiyon. Kapag nakita kayo ng nagsyahada, tapos ayaw naman mag-aral, wala yun, palpak yun, kumbaga. Kasi sa pag-aaral, makikilala lalo ng tao ang kanyang relihiyon, at kapag ang tao ay nag-Muslim talaga, gugustuhin niya na ito ay mapag-aralan at lalong makilala. Normal sa tao ito. Kapag meron kang gusto, meron kang kumbaga meron kang pangarap, pag-aaralan mo yung bagay na yun. O kahit sa tao, kung meron kang gustong tao, gusto mo rin na malaman yung iba pang bagay tungkol sa kanya. Babae, di ba? Kita mo maganda. Tanongin mo yung pangalan. Saan nakatira? Mga ganong bagay. Sino yung tatay? Ganon yung tao. At syempre, lalo na kay Allah. Kaya nga, sinasabi ng mga scholar, man kana billahi a'raf, kana bihi akhwaf. Ang tao na pinaka nakakakilala kay Allah, siya ang pinaka may takot sa kanya. Man kana billahi a'raf, kana bihi akhwaf. Nang nagdudulot ng takot sa tao kay Allah ay ang kanyang kaalaman. Na dahil sa kanyang pagkilala kay Allah, lalo siyang nagkakaroon ng takwa. Nang takwa, kakaiba ito sa mga damdamin, kumbaga, dahil ang takwa, oo, sa Tagalog, tinatranslate natin ito bilang takot kay Allah. Pero actually, yung takot, ang mas malapit niyang translation, yung khasya at yung khawf. Yung takwa, sinasabi, ang kahulugan nito, ang takuda bainaka wa bainallahi o baina adabillahi wikaya. Ang kumuha ka sa pagitan mo at sa pagitan ni Allah ng harang, wikaya. Yung wikaya na ito, sa bukod sa harang, maaari itong magkaroon ng kahulugan bilang panangga, pananggalang. Ibig sabihin, sa pamagitan ng iyong takwa,
inilalayo mong iyong sarili mula sa takot, inilalayo mong iyong sarili mula sa parusa ni Allah. Kaya ang kahulugan ng takwa, yung gagawin mo yung mga inutos ni Allah at iiwasan mo yung kanyang mga ipinagbawal. Yun yung galing sa takwa. Yun yung kahulugan ng takwa, at ang kahulugan nito na literal galing ang takwa sa salitang waka, waw, kaf, at saka alif o alif maksura, waka. At ito rin yung salita na naroon dun sa aya, ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum. O mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya mula sa apoy, wakuduhan nasu wal hijara. Apoy na ang panggatong dito ay mga tao at mga bato. So yun, dun galing yung salitang ku sa salitang waka, at ang takwa galing din sa salitang waka. So, sa pamagitan ng kaalaman, inshallah ay pinapakita natin yung ating pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At actually, ang takwa, ito ay damdamin nga nakakaiba para kay Allah. Kumbaga, sa iba't iba pang mga damdamin ng tao. Kasi ang damdamin ng takwa o ang pakiramdam ng mananampalataya sa takwa, ito ay kakaiba, dahil sa takwa, kinatatakutan natin si Allah, pero at the same time, ang takot na ito ay mayroong kalakip na pagmamahal at paggalang. Okay? So yung tao, maaring takot siya sa leon, takot siya sa ahas, takot siya sa aswang, takot siya sa kriminal, takot sa holdapper, snatcher. Pero hindi naman niya minamahal yung mga yun. Hindi naman niya yung ginagalang. Pero si Allah, kinatatakutan natin dahil nalalaman natin ang kadakilaan ni Allah, nalalaman natin ang tindi ng kanyang parusa, at dahil sa pagmamahal natin kay Allah at paggalang natin sa kanya, ayaw natin na mamumuhi o magagalit sa atin si Allah. Okay? Ayaw natin na mamumuhi at magagalit sa atin si Allah. Na sa lahat ng damdamin na meron ng tao, maaring yung takwa kay Allah ay ang pinakamalapit dito yung damdamin ng tao sa kanyang magulang. Na yung tao, natatakot siya sa kanyang magulang, nasusuwayin niya ang kanyang nanay o tatay. Pero ito ay takot na may kalakip din na pagmamahal at paggalang. Ayaw nating suwayin yung magulang natin dahil minamahal natin sila. So mas matindi pa dun ang takwa, dahil ang karapatan ni Allah ay nakaangat sa karapatan ni naman kahit ng ating mga magulang. So importante yung mag-aral, at ang pag-aaral makikita mo sa tao yung antas ng kanyang pananalig o kumbaga antas ng kanyang pagmamalasakit sa relihiyon. Makikita natin sa pagsisikap ng tao sa pag-aaral yung kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa relihiyon. At ito yung nag-aaral talaga, hindi yung pupunta lang ng lecture kasi may merienda. Parang si Choco. Pagising, inahanap, may ano daw ngayon, may merienda. So hindi merienda, hindi chismisan, hindi yung pinupuntahan sa masjid para mag-aral. Hindi yung kaklase na pogi, yung kambal na pogi. Hindi yun ang pinupuntahan sa masjid, ang pinupuntahan ang pag-aaral, inshallah. Ang sigasig ang nagtutulak sa kanila upang subukang malaman ang lahat sa maikling panahon. Okay. So ito'y nangyayari kadalasan. So mayroong mga bagong yakap sa Islam, o minsan kahit dun sa ano eh, yung mga dati ng Muslim,
Tapos bago lang sila na nagpapakamatuwid, so parang nagiging masyado silang excited na matutunan ang mga bagay-bagay hanggang sa nagiging mabilis na yung kanilang pag-aaral. Kumbaga, overexcited nga sila. Gusto nilang matutunan lahat at may apply lahat. Ngunit hindi nagtagal, ang sigasig ay napalitan ng pagkainip at pagkabigo. At nangyayari kalaunan na isipag nila sa pag-aaral ay napapalitan ng pagkainip at pagkabigo. Bakit? Kasi nga hindi na-establish yung mga pundasyon ng kaalaman sa kanila. Na dito nga, sapagkat hindi nila natutunan ang kanilang nais ng mabilis. Na hindi nila, dahil hindi nila natutunan yung gusto nilang matutunan, inaayawan na nila yung pag-aaral. Yun nga, kasi hindi nila na-appreciate totally yung pag-aaral kasi hindi sila dumaan sa proseso ng pag-aaral. Nagmamadali sila. Actually, ito yung problema sa ano eh. Sa, hindi lang sa mga nag-aaral ng Islam, kahit mga nag-aaral sa academic. Actually, may punto naman yun eh, doon sa academic. Kasi sa totoo lang, kapag mag-aaral ka, hindi naman lahat ng bagay na tinuturo sa eskwelahan, papakinabangan mo. Di ba? Tapos mag-aaral ka engineering. Mag-aaral ka engineering, kung ano-anong mathematics pag-aaralan mo. Algebra, trigonometry, tapos differential equations, solid mensurations, mechanics, dynamics, kinematics, ang dami-daming math. Tapos pag engineer ka na, Microsoft Excel lang yung gamit mo. Hindi ka na magko-compute. Wala ka nang halos hawak na ballpen dun eh. So, kapag ang tao iniisip niya na walang silbi yung mga ganong subject kasi pwede mag-excel ka lang naman sa ano, sa susunod, sa pag may trabaho na, yun ay maaaring maging dahilan na sila ay maiinip at tatama rin na mag-aral. Kasi iniisip na yun, hindi naman mahalaga ito. So ganun din, maaaring nangyayari ito sa mga nag-aaral ng Islam. Sasabihin nila, tauhid na naman, alam na namin yan, ba't kailangan pa yan ituro? Pinag-aralan na yan nung isang taon, ba't kailangan pa uli ituro? Sala, alam naman namin, nagsasala naman kami, ha? Ba't kami tuturuan ng sala? Yung mga ganong bagay. Pero mali nga ito. Mali ito. Kaya nga dito sa wastong paraan ng pag-aaral, yung pagkakaroon ng hakbang-hakbang na paraan, so sinasabi doon sa dulo ng unang paragraph, ito ay dahil ang pagkamit ng kaalaman ay nangangailangan ng pasensya, pagsisikap at panahon. Pag-aaral ay nangangailangan ng pasensya, yung sabar, yung pagsisikap, yung kumbaga kahit mahirap ay ipagpapatuloy mo, at syempre panahon na hindi ka nagmamadali. Dahil hindi naman ganun kadali para sa sino man na maunawaan ang relihiyon. Katulad yan ang palagi nating tinatalakay. Yung ayah sa Quran, sinabi, La tuharrik lisanaka lita'jalabi, inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Huwag kang magmadali, sabi ni Allah, huwag kang magmadali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang magmadali sa pagpapagalaw ng iyong dila sa pagbasa nito. Nang tinutukoy dito na pagbasa, ang sabi sa tafsir, huwag maiinip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdating ng susunod pang aya o sura o susunod pang ipapahayag sa Quran. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana, nasa amin, sabi ni Allah, nasa amin ang desisyon sa pagtitipon at pagbabasa nito o pagpapahayag nito. Ang Quran, ang wisdom kung bakit ipinahayag ang Quran ng dahan-dahan sa loob ng 23 years, 13 taon sa Makkah at 10 taon sa Madina. Ito ay para
may sa buhay ng sahaba ang mga turo ng Quran unti-unti. At mula doon, makikita rin natin yung sistema ng pag-aaral para sa Muslim, inshallah. Doon sa Makkah, ang naunang mga aya na bumaba ay pawang tungkol sa tauhid, tungkol sa paraiso, tungkol sa impyerno. At iba pang mga basic na mga dapat malaman ng Muslim. At yung mga ahkam, doon na siya karamihan ipinahayag sa Madina. Yung tungkol sa fasting, tungkol sa zakah, tungkol sa hajj, jihad, at iba pang mga gawain ng mga Muslim sa Madina na. Pero yung mga basic, yung sala doon siya sa Makkah. Kasi yung al-Isra wal Mi'raj, ika-10 taon nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung al-Isra wal Mi'raj, nangyari ito doon sa tinatawag na Amul Huzun, yung taon ng kalungkutan, o Amul Hazan, taon ng kalungkutan, na namatay sa parehong taon na yon sina Khadija at Abu Talib. At doon din sa taon na yon nangyari yung Al-Isra wal Mi'raj. So doon sa mga panahon na yon, sinabi ni Aisha radiyallahu anha, "Law anna awwal ma nazzala min al-Qur'an la taznu, laqala an-nasu la natruka az-zina abada." Kung ang unang ipinahayag daw sa Quran ay yung pag-uutos sa mga tao na huwag kayong makiapid, ang sasabihin ng mga tao, hindi namin iiwan ang pakikiapid kahit kailan. Walau awwal ma nazzala min al-Quran, la tashrabul khamar, laqalan nasu, la natrukul khamra abada. At kung ang unang ipapahayag sa Quran ay ang huwag kayong uminom ng alak, sasabihin ng mga tao, hindi namin iiwan ang alak kahit kailan. Walakin awwal ma nazzala min al-Qur'an suwarun mufassal fihi dhikrul jannati wan nar hatta thabita fil qulub nazzal al halal wal haram. Bagkus ang unang ipinahayag ay ang tungkol sa paraiso at impyerno, at nang ito ay naging matatag na sa puso ng mga tao sakalang ibinaba ang tungkol sa halal at haram. So unang ipinahayag ang tungkol sa pananampalataya. At mula rito malalaman natin na ang naunang na patatag talaga sa puso ng mga Muslim ay ang kanilang pananampalataya. At mula sa pananampalataya na yon, malalaman natin kung bakit kailangan nating paniwalaan ang mga bagay-bagay sa Islam at bakit natin kailangan gawin ang mga bagay-bagay sa Islam. Kasi kapag hindi naunawaan ng tao kung bakit niya kailangan gawin ang mga bagay-bagay, bakit kailangan niyang iwasan ang mga bagay-bagay, hindi niya yun ma-appreciate. Hindi niya ma-appreciate kung bakit kailangan gawin o bakit iwasan ang ilang mga bagay. Merong isang author siya ng mga self-improvement books. Pangalan niya si Simon Sinek. Kilala mo yung Levi? Simon Sinek. Niya meron siyang libro yung Start With Why. Start With Why. Si Simon Sinek, nagle-lecture siya sa mga kumpanya. As in, yung mga nilelecturean niya, mga presidente ng kumpanya, mga nagtatrabaho sa kumpanya sa matataas na level. Yung kanyang libro, Start With Why, itinuturo niya na para sa sino mang kumpanya na magtagumpay, dapat maintindihan nila kung bakit ba sila nandun. Bakit ginagawa nila yung trabaho nila? Bakit ganun yung kumpanya nila? Bakit ganun yung produkto nila? Kasi kapag naintindihan mo yun, nagkakaroon ka ng purpose. Nagkakaroon ka ng goal.
Kaya nga, sa mga kumpanya, mayroong tinatawag na mission at saka vision. At yun ay para makilala ng tao, ng empleyado o ng manager kung ano ba yung goal ng kumpanya. Kung bakit umiiral ang kumpanya, nang sa gayon ay sisipagin sila na ma-achieve yung goal. Okay? Sa ganung bagay, inshallah, sisipagin yung tao na magtrabaho. Pero kung yung trabaho niya, wala lang, papasok lang siya sa sweldo. Pag kinsenas, masaya. Pagkatapusan, masaya. Pero pag ano na, petsa di peligro, yung tawag nila petsa di peligro, pagka yung mga ilang araw bago magsweldo kasi ubos na yung pera mo. Yung wallet mo, 20 pesos na lang yung laman, pamasahin na lang pauwi. O papasok para lang tumanggap ng sweldo, tapos may pera ka na naman, masaya ka na naman. Kapag ganun yung tao, hindi siya sisipagin magtrabaho. Na yung bawat kaharapin niya na lang na kumbaga na pagsubok doon sa kanyang trabaho, magiging dahilan para magkaroon siya ng idea na tumigil na lang sa pagtatrabaho. Kasi kapag hindi naintindihan ng tao kung bakit siya naroroon, ang iisipin niya, hindi siya worth it. Hindi siya karapat-dapat sa kanyang panahon, hindi siya karapat-dapat sa kanyang effort. Kaya iiwan na lang niya. So may taong ganoon o nangyayari yung mga bagay na ganito kahit sa pag-aaral sa Islam. Okay? So yung mga principles na katulad nito, yung maintindihan ng tao kung bakit siya naririto o naroroon, so applicable din yun sa Islam. At actually, nauna na yung Islam na ipinatupad ng mga bagay na yun. Yung si Simon Sinek at yung marami pang ano, mga author na ganun yung content nila. Halimbawa si Robert, ano yung pangalan nun? Kiyosaki. Si Robert Kiyosaki. Kalimutan ko na yung si Marcus Limonis. Maraming mga author na yung ano nila, yung content nila, kung paano maiintindihan ng manggagawa yung trabaho niya, paano siya magiging productive. At ganyan din sa pag-aaral, may mga ganun din na content. Actually, matagal na yung Islam na nagpapatupad ng ganun. Kaya nga, nang naipatupad ng maayos yung ganung filosofiya sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, naging mabilis yung paglago ng Islam. Okay? Ang patunay nga niyan, nung panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin natin sana na lang sa Gregorian ha, 633. Kasi 610 siya naging propeta, di ba? Naging propeta siya ng 23 years, 633. 2 years naging kalifa si Abu Bakar. Si Omar, 10 years naging kalifa. So, 645, year 645. So, ilang taon pa lang ang Islam sa panahon na yon. Ano lang, 45 years o 35 years pala. Nang namatay si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nasakop ng mga Muslim yung buong Jaziratul Arab, yung buong Arabian Peninsula, yung halos buong North Africa, papunta ng Iraq, nasakop na nila yung, papasok na nga sila ng India halos eh. Tapos yung tinatawag nila na Levant, yung Lumang Sham, hanggang sa Syria, nasakop nila yun. Na kung tutuusin yung laki ng area na nasakop ng mga Muslim, sa panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, sa 10 taon niyang pagiging kalifa, mas malaki ang nasakop ng mga Muslim kaysa kay Alexander the Great. Mas malaki yung area na nasakop nila. Kasi napatupad nila ng maayos yung tamang sistema ng pag-aaral at pagsasakatuparan ng mga aral na ito. Alhamdulillah.
Tapos meron pang isang naiulat tungkol sa mga sahaba na nagkakabisado raw sila ng ilang mga aya lang. At hindi sila magkakabisado ng susunod na mga aya, liban na lang na maunawaan muna nila ang kahulugan ng mga aya na ito. So hindi sila kabisado lang ng kabisado. Inaaral nila yung tafsir, yung kahulugan nito at iba pa. Yung sababun nuzul, yung dahilan kung bakit ibinaba ang Quran. Yung sababun nuzul kasama yun sa tafsir. Pero ang focus nun, yung dahilan o yung mga circumstances kung kailan bumaba ang Quran. Halimbawa nga, yung Suratul Lahab, di ba bumaba siya tungkol kay Abu Lahab. At kailan siya bumaba? Nung nagdadaawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumabat si Abu Lahab. So alam natin na sa Makkah ipinahayag ang Suratul Lahab. At iba pang mga katulad dito. So inaalam muna nila, hindi yung kabisado sila ng kabisado. Ngayon, syempre, hindi natin ito pwedeng malirin na uunawain na hindi tayo magkakabisado ng Quran sa katwiran na hindi pa natin napag-aaralan yung kahulugan ng naunang mga napag-aaralan o nakabisado. So dapat agad-agad yung makabisado nating sura, alamin natin yung kahulugan, inshallah. Alam, kahit mag-self-study, may libro naman eh. So pwedeng mag-self-study. Ang masama, yung nagse-self-study na wala ka namang buhay na guro na dahil na mula sa kanya ay nag-aaral ka. O kaya matatanong mo kung tama ba yung napag-aralan mo. So pwedeng mag-self-study, inshallah. Lalo na ngayon, halimbawa, limitado naman yung panahon ng pag-aaral tsaka pagtuturo. E di dagdagan nyo ng pagbabasa, pakikinig sa lecture. Okay? Ganun. Habang nagbebenta ka ng banana cue, makinig ka ng lecture, makinig ka sa cellphone, naka-earphone, pwedeng maraming paraan. Katulad ng ginagawa ko habang nagdidiligaw ng halaman, nagpe-play ako ng lecture. Kasi pwede mong dagdagan pa ng productivity ang iyong oras, inshallah. Habang kumakain, nakikinig ka ng lecture, bago matulog, yung mga ganong mga bagay. Tapos yung nga sinasabi ko sa inyo, nag-aral naman kayo ng Arabic, subukan nyo nang i-apply yung pinag-aralan nyo. Magbasa kayo ng libro na Arabic, makinig kayo ng lecture na Arabic. Inshallah, dahan-dahan, inshallah. So ito yung nangyari sa mga tao na hindi sila, kumbaga, nag-aral sa tamang proseso. Maaga silang sumusuko. Kasi hindi nila naiintindihan yung hikma sa mga bagay-bagay kung bakit ganoon siya sa ganoong sistema pinag-aaralan. So dito nga, kaya pinapayuhan ka namin na mag-aral ng marahan, dahan-dahan, hindi nagmamadali. Unti-unti, yung maliliit lang na piraso ng impormasyon at hakbang-hakbang yung sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pag-aaralan. So katulad na banggit natin nung nakaraan, sinasabi ng mga scholar, ang unang pag-aaralan, akida, fiqh, tapos magkabisado ng Fatiha at ilang mga maikling sura, tapos tajwid, tapos Arabic, at pagkatapos ito yung iba pang mga iba't ibang mga sistema ng kaalaman sa Islam, inshallah. Ganun siya, pag-aaralan. Mas mahalaga yung akida, pinakamahalaga ang akida sa lahat. Sinasabi nga rito, ang isang maliit ngunit tuloy-tuloy na gawain ay mas mahusay kaysa sa marami ngunit pansamantala lamang at walang natatapos. So yung dahan-dahan pero dere-derecho, mas malayo yung mararating nun. So parang yung di ba may kwento yun? Yung anong hadith?
Oh, may ganun din yung ano. Ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inkal. Ang pinakaminamahal ni Allah na gawain ay yung tuloy-tuloy kahit kaunti. Kahit kaunti. Kasi kung tuloy-tuloy yun, kamamatayan mo yun, edi namatay ka sa kabutihan, inshallah. Pero yung kwento, tinutukoy ko, yung ano, yung pagong, tsaka yung, sino yung kalaban niya? Yung rabbit. Nagkarera yung rabbit, tsaka yung pagong. So yung pagong, mabagal siya, pero tuloy-tuloy lang siya. E yung rabbit, mabilis, nasa gitna pa lang siya. Iniisip niya na una na siya, tapos iniisip niya mabagal yung pagong, kaya natulog muna siya. So parang ganun. So dapat tuloy-tuloy yung pag-aaral. Sa katulad din yung nababanggit ito sa hadith, dahil ito ay minamahal ni Allah, alhamdulillah. Sinabi rin, ang curriculum na ito ay dinisenyo upang matuto ng unti-unti. So ang curriculum daw na ito ay ganito ang pagkakagawa para dahan-dahan na matutunan ng tao. Ngayon, paano yan halimbawa sasabihin nyo? Alam ko na yan, pinag-aralan ko na yan, ba't pa ako mag-aaral niyan? So ito nga, inshallah, pinag-aaralan na din natin dito kung paano natin ito ituturo, inshallah. Kung paano natin ito ituturo, inshallah. Kasi nga, maaaring mapupunta kayo sa ibang lugar, magtuturo kayo. Punta kayong dalawa, Ilocos. Tuturuan niyo yung tito niyo. Ganun din dahan-dahan. Okay? Yung tito niyo hindi nakapagsala ng asar kasi nakatulog, pagod. Nanggaling pa sa bukid. Tapos tatanungin yung tito mo, nagsala ka bang asar? Hindi, nakatulog ako, pagod ako. Kafir ka! Hindi ganun. Okay? Hindi ganun na, kumbaga, hindi lang nakapagsala ng isang sala, kafir agad. Hindi ganun. So dahan-dahan, inshallah. So dito, ang mga paksa ay binahagi na sa tig-isang oras na aralin na maaaring pag-aralan ng unti-unti. So yung mga topic daw ay pinaglalaanan ng tig-isang oras at pag-aralan ng unti-unti. Actually, para sa akin, maikli yung isang oras eh. Kasi itong mga bagay na ito. Anyway, ano naman, nagpapalalim lang kasi tayo ng ano eh. Ng pagtalakay, pero inshallah, tiyan natin. So, pag-aralan daw ng unti-unti at sa panahon na angkop sa sitwasyon at kakayanan. Sitwasyon, ibig sabihin, yung sa classroom at kakayanan ng estudyante. So, kung meron talagang estudyante na mahina, so kailangan siyang tutukan, inshallah. May napanood akong YouTube video. Merong mga educator, inano nila, ina-advocate nila yung tinatawag na ungrading. Yung ungrading, kumbaga, yung hindi ibabatay sa performance ng estudyante yung kanyang grade. At meron pa nga nagsasabi, dapat hindi binibigyan ng grade yung mga estudyante. Kasi yung sistema ng education na meron ngayon sa buong mundo, yung merong mga grade, merong mga honor, merong mga star section, hindi siya hindi siya conducive sa ibang uri ng tao. Ibig sabihin sa ibang ugali ng tao o ibang antas ng kakayanan ng tao. Kasi sa sistema natin ngayon ng pag-aaral, di ba yung mga bata nag-aaral, merong exam, tapos merong honor, yung mataas ang grade, yung merong yung may honor, yung masipag gumawa ng assignment, masipag mag-recite, sip-sip sa teacher, yun yung nagkaka-honor. Hindi lahat ng estudyante na-express niya yung kanyang talino sa mga bagay na ito. So yun yung sinasabi nilang ungrading. Pero actually, yung totoo niyan, mahirap i-implement ang ganung uri ng educational system na ungraded. Kaya mangyari talaga, para doon sa mga tao na hindi nila kaya talagang makipag-compete academically sa eskwelahan para matuto, pwede silang matuto sa iba pang paraan, inshallah. Pwede silang matuto sa iba pang paraan. At ito yung nakikita ko napakalaking kahalagahan ng mga ganitong module. Kasi hindi lahat ng Muslim
ay mayroong kakayanan na mag-aral, halimbawa sa Baguio, sa Zayd bin Thabit, o sa Islamic University. Diba? Aminin natin, hindi lahat ng tao may kakayanan mag-aral doon. Sa iba-ibang dahilan. Bawa yung tao, maagang nag-asawa, hindi na siya makapag-aral, hindi na siya makapokus. O merong tao, maikli yung pasensya, maikli yung attention span. Meron siyang tinatawag na, merong sakit na tinatawag dani, attention deficit disorder. Ngayon, ang tawag na sa kanya, ADHD. Dati ADD, ngayon ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Merong tao na hindi siya makaupo ng ganyan, yung nakikinig lang ng lecture. Hindi, umiikot-ikot yung paningin nun, yung diwa niya. Hindi siya natitigil lang sa isang lugar. Siyempre, nandun din factor yung mga social factor sa loob ng classroom. Maring merong estudyante na mahiyain, kaya hindi siya natututo. O binubuli, kaya nawawala ng gana mag-aral. Maraming bagay yung pwedeng mangyari. At totoong may nangyayaring pambubuli rin kahit sa mga Islamic University. O kahit sa Baguio. Akala nyo, mga anghel yung nag-aaral doon, may magagago rin doon sa Baguio. May mga gago rin doon. Yung nga yung sinasabi ko kay Levi noon, kasi papunta sana ito ng Baguio noon eh. Hindi. Kung ano yung mga kaklase mo ngayon na kufar, kung ano yung ugali nila, yun din yung ugali ng mga nag-aaral doon sa Baguio. Meron ding sip-sip doon. May bading pa. So, halo-halo din yung mga tao doon. So hindi lahat may kakayanan na mag-aaral doon o may, ngayon may bayad na. Hindi lahat may pambayad. So ito, inshallah, ito yung paraan na makapag-aral tayo ng libre, inshallah, at sa panahon at lugar na kaya nating puntahan, inshallah. So panghuli, ang pagkamit ng kaalaman sa Islam ay tuloy-tuloy at walang limitasyon sa edad. Ito rin, isa pang factor ito kung bakit hindi nga lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa Baguio o sa Islamic University kasi may mga age limit doon eh. Dito, walang age limit dito, inshallah. Kasi nga sa pag-aaral, wala naman talagang age limit dapat. Actually, marami sa mga sahaba ang nag-Muslim na may edad na sila. May edad na sila. Di ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, nag-Muslim siya, di ba? Nag-Muslim. Naging propeta siya, 40 years old siya. Si Abu Bakar, 38. Si Omar bin al-Khattab, mas bata siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 10 years. Tapos nag-Muslim siya 6 years after ng Hijra. So nag-Muslim si Omar bin al-Khattab, nasa ano siya, yung edad niya, mga ano. 6 years after ng pagiging propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nag-Muslim siya, 36 years old na siya. So may edad na si Omar nung siya ay nag-Muslim. Tapos yung iba pang mga sahaba, mayroon pang senior citizen na nag-Muslim. So iba-iba yung edad. So hindi na sila makapag-aral sa mga ganong institusyon. Pero dito sa mga ganitong masjid, inshallah, pwede silang mag-aral dahil nananatili ang obligasyon na mag-aral kahit sa matanda. Mayroon pang scholar, dating holdapper, si Fudail bin Iyad, na nung hindi pa raw siya nagpapakamatuwid. Siyempre, Muslim naman yung lahat na ng tao noon, hindi pa siya nagpapakamatuwid. Nasama raw siya talaga sa grupo ng mga bandido. Yung mga nang hold up sa kalsada, yung kapag mayroong dadaang caravan, haharangin nila, pag may tao naglalakad, kukunin nila yung pera, pati damit nga minsan, kinukuha nila kasi nga hindi naman ganun karami yung tela noon. Pero yung naging matuwid siya, ano siya? Alhamdulillah, nag-aral at naging scholar sa Islam, alhamdulillah. Huwag niyo lang gagayahin. Masabihin ng kambal, mag-hold upper muna ako bago ko maging scholar. Yun na yung pinagdaanan niya. Pero hindi, ibig sabihin, hindi naging balakid
yung kanyang nakaraan para mag-aral. Okay? So walang limitasyon sa edad, kung kaya ang isang Muslim ay naghahangad na mag-aral ng kaalaman hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. So dapat nag-aaral ang Muslim ng tuloy-tuloy, inshallah. Na mainam nga na kumbaga sa lahat ng pagkakataon ng Muslim ay nag-aaral dahil yung pag-aaral, chile kung mamamatay ka na ikaw ay nasa pag-aaral o pagbabasa ng Quran, yun ay husnul khatima din, inshallah. Yun ay husnul khatima din. At maraming mga hadith na tumutukoy sa fadlul ilm, at kahit sa sinabi ng mga scholar, merong isang call, sinabi ng mga scholar, na kung meron daw siyang isang buong gabi, kung gugugulin ba niya ito sa pag-aaral o sa pagtatahajud, sinabi niya, maaring mas mainam na gugulin niya ito sa pag-aaral. Okay? Maaring mas mainam ang gantimpala na makukuha ng tao sa pag-aaral sa isang gabi kaysa sa tahajud. Pero hindi ibig sabihin hindi kayo magtatahajud, mag-aaral lang kayo, hindi pwede. At tinutukoy niya dito kasi sa pag-aaral, kapag nag-aral kayo, isa sa buhay niyo yun, at kapag ituro niyo yun, madodoble pa yung reward niyo, inshallah. Naintindihan ninyo. Samantalang yung tahajud, ang makikinabang ng reward nun, ikaw lang. Pero yung pag-aaral, makikinabang dun yung iba, at syempre kapag isinabuhay ng iba yung tinuro mo, magkakaroon ka rin ng reward mula doon sa kanilang mga ginawa. Alhamdulillah. Katulad yung nababanggit sa hadith, magandang makabisado yung hadith na yun. Yung man daa ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dalika min ujurihim shay'a. Man daa ila huda, ano ibig sabihin? Sino man ang mag-anyaya patungo sa aning huda? Gabay. Sino man mag-anyaya patungo sa gabay ay makukuha niya ang gantimpala na tulad ng gantimpala na makukuha ng sumunod sa kanya nang hindi mababawasan ang gantimpala nilang dalawa. Okay? So nag-aral ka, natuto ka magsala, tinuro mo yung sala, yung tinuruan mo nagsala rin, bawat sala na gagawin niya ay meron kang gantimpala. Nag-aral ka magbasa ng Quran, nagturo ka magbasa ng Quran, yung natuto sa'yo, bawat basa niya ng Quran, meron ka ring reward sa kanya, inshallah. So malaki ang reward ng pag-aaral, inshallah. At sa bawat pagkakataon na pwede kayong magturo, magturo kayo, inshallah. Kasi maraming ano eh, may mga lugar na nangangailangan talaga ng pagtuturo. Bawo, dun sa Ilocos, yung tito nyo, kung mapupuntahan nyo siya, magandang mapuntahan nyo siya, inshallah, kapag merong pagkakataon. Kasi yun yung unang problema din pag ano, yung nagsishahada, yung tao, tapos wala naman siyang kasamang Muslim na matuwid, napapabayaan siya. Minsan nga, andyan lang yung Muslim sa paligid niya eh, pero kumbaga hindi siya palaging nadadalaw, hindi siya palaging nasasama sa sala, wala rin nangyayari sa kanya. Siya yung nagiging ligaw din. So, ito yung pagpapabatid doon sa wastong paraan ng pag-aaral. Alhamdulillah. So, dito, susunod, mahaba yung ginugol doon sa ano eh, doon sa introduction, sa paraan ng pag-aaral. Kaya dito muna tayo nakatutok, inshallah. Kasi malaking bagay ito. Actually, meron pa nga ako isang libro. Iniisip ko lang paano ko ito isisingit dito eh. So dito, itong libro na ito, Adabul Muta'allimin, ni Dr. Ahmad bin Abdullah Al-Batili. Adabul Muta'allimin, yung magandang asal ng mga nag-aaral. Na-lecture ko na ito dati, doon sa masjid sa Caloocan, sa Ibn Abbas, na-lecture ko ito dati. Pero ngayon, iniisip ko lang paano ko ito masisingit dito sa pag-aaral. Pero isingit natin ito, inshallah, pag meron ng pagkakataon. Yung magagandang asal para sa mga nag-aaral, inshallah. Baka may singit natin dito sa introduction na ito. Kasi nakapokus naman yung introduction talaga kung paano mag-aral. Kung paano mag-aral. At bihirang natatalakay ang bagay nito. Madalas natatalakay ano ang pag-aaralan, pero bihira yung tumatalakay paano mag-aral. So mahalaga rin ito, inshallah. Kasi pag matutunan mo paano mag-aral,
di matututunan mo rin paano magturo, inshallah. So, itutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.